Mga paraan para mapalago ang iyong small business. Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Now let's talk about... Una is you need to create more distribution channels. Pag sinabi nating distribution channel, ito yung mga paraan para maka-order si customers ng mga products mo. So bukod sa physical store mo na ang bumibili ay mga customers, pwede ka rin magbenta actually sa mga reseller. Kumbaga, ang business mo ay pwede ding maging business ng iba. Pwede ka rin actually magkaroon ng mga online ordering like sa Facebook page or any e-commerce app. Basta make sure lang na may magmo-monitor dyan kasi gusto ng mga customers na may magre-reply agad sa kanila. Pwede ka rin mag-cater sa mga special locations o mag-offer ng bulk order sa mga customers. Lalo na kung mga products mo ay mga food products or mga souvenir. Pangalawa is to focus on your top selling product. Kumbaga, dapat hindi nawawalan ng stocks yung mga top selling products mo o kaya yung mga hindi masyadong mabenta, pwede mo namang liitan yung inventory or kung possible, huwag mo na siyang ibenta. Nang sa ganon, makapag-focus ka na lang sa mga top selling products mo. Kasi nga, ito yung nagbibigay sa'yo ng more sales and profit for you to be able to expand your business. Third is, attend seminars and training. Mas madali mo kasi mapapalago ang iyong negosyo if you have the right knowledge to manage your business. Ang kagandahan sa seminar is marami kang matututunan na pwede mong i-apply sa business mo. Again, huwag maghinayang sa ibabayad mo sa seminar and think of it as an investment kasi nga gagamitin mo yon para mas lalong lumago ang iyong business. Fourth is create video content on social media. Base sa pag-aaral, malaki talaga ang epekto ng video content sa buying behavior ng mga customer. Hindi naman kailangan na may videographer ka pa para makakreate ng video content. Kahit sa cellphone lang ay actually pwede ka na makagawa. Marami namang video editing app dyan na available para makagawa ka ng iyong video. At for sure, pag nag-viral yan, ay maraming customers ang bibili ng products. Last is, create good customer relationship. Dapat is laging quality ang products na binibenta mo. At if ever may customer concerns, ay dapat nasusolusyonan agad ito. Remember that good customer experience will lead to word of meaning, mas maraming magre-refer sa business mo kasi nga nakikita nila yung good customer service mo. That's it. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share this video.